For every member of the Philippine gymnastics team, there is a backstory on what motivates and moves them to take up the passion for this sport. Ang nagpo-push na lang po sa akin yung family ko na lang po. Si nanay ko po pati po yung lolo na mas gusto nga po nila na andito lang ako palagi sa gymnastics. Dito lang po sa gym. Ayaw lang po nila ako mapabarkada dun sa bahay namin. John Matthew, who had wanted to spend more time with his family but can't because of the busy training schedule, values the words and wisdom of his mother more than anyone else. Kasi dalawa na lang din po kami ng mother ko eh. Minsan naabutan ko si mama, tulog na. Minsan inaantay ako umuwi para sa safetyness ko. Nasabay kami kakain sa labas. Ang hirap po kasi pagising po sa umaga, makikita mo yung mother mo, wala na sa tabi mo kasi papasok ka ng opisina. Minsan, pagdating mo sa bahay, tulog na. Wala na po masyadong bonding. Mahirap po balansin yung oras sa training, school at sa family. Unang-una po, pag may homework ka sa school, after ng training, natatapos kayo, 10 o'clock. Then may gagawin ka pa mga assignments. Makakatulog ka minsan, 1 or 2. Tapos, tulog, kinabukas ang pasok. Sa family naman po, bira ko na rin po makita si mama talaga. Kasi, papasok, uuwi, kinabukasan, pasok po ulit. Pag kailangan ko po talaga siya, nandyan siya lagi. Pag alam niya pong nahihirapan ako, nandyan siya para tulungan ako. Opinion niya po dito sa pagsali ko, reach mo yung goal mo, kung anong gusto mo, support ako sa'yo. Kasi nandito lang ako lagi sa tabi mo. Like John Matthew, John Gwynn also values the time he spends with his extended family. But one of his motivations is the dream to represent the country in the highest levels of competition. Gusto pong mangyari sa career ko as a gymnast, maka-gold medal po ako sa SEA Games, tsaka po makapaglaro ng Olympics and World Championships. Justin, who is from a broken family, had to make ends meet and use gymnastics to help his mother, even at a time he had to live with his past coaches. Bago po ako pumunta dito sa national team, nasa Pasig po ako sa coach ko. Doon po ako nakatira. Minsan lang po ako umuwi sa taytay, sa mama ko. Pag ano lang po, rest day, Sunday, ganun po, pupunta po ako sa amin. Tapos pasok, minsan po gumigising ako ng 4:30 kasi mula Pasig po. Tapos babiyahe po ako papuntang taytay. Pasok po ako ng alas 6 hanggang alas 12, minsan po hanggang alas 3, alas 2. So, babiyahe po ulit papuntang Pasig, training po 4 to 8. 9 po, gagawa na po ako ng mga gawain bahay kasi nakitira lang po ako sa coach ko. Different people, different challenges, but with the same hopes that they make their country and family proud by performing at a high level in their sport. Kaya na natin po talaga makipagsabayan kasi may mga bata talaga na porsigido. Gusto yung gantong sport pero di sila makapag-training sa mga magagandang gym. Our national team athletes insist that this is a sport that should eventually be noticed by Filipinos, and they have a few messages for their countrymen. Para sa mga gymnastic o gustong mag-gymnastic, tuloy nyo lang yan. Huwag kayong susuko sa pangarap nyo. Mahirap man yan o mataas. Basta magpursige lang sa training. Kaya nyo yan. Para maging magaling po, kailangan po talaga magpursige ka lang po talaga. Reach nyo po yung goal nyo kailangan. Ayun lang po ang makapagpagaling sa inyo. Gumagaling din po ang Pilipino eh. Depende lang din po sa attitude ng kids. Kasi po may mga kids na magawa lang yung ganito. Hanggang doon na lang siya. Ayaw niya na mag-try ng ibang skills. May mga ganun po kasi yung bata. May mga bata rin naman po na pag nakagawa ng skills, ipe-perfect din new skill hanggang sa umangat po siya ng umangat. Ang gymnastics ay isang sports na masakit, nakakasawa, nakakatamad. Pero sa una lang yun, pero pagtagal-tagal, mag-i-enjoy ka rin. Kasi kakaiba yung gymnastics talaga. Pag nasubukan mo to, pag lumipat ka ng ibang sports, mas madali na lang. Ito, kumbaga, ito pinaka-basics na of all sports, gymnastics. There is always a plan to score a perfect 10 in every performance.
to convince the judges and the fans that they deserve a high score for every routine. But for the Philippines men's gymnastics team, there is glory beyond gold, and that is proudly representing their country and families.